Teka, teka. Bakit daw? Teka, teka. Kailan kaya? Teka, teka. Ito na ang tambalang Mod Ilagan at Senyor Ray Pacheco sa programang Teka, Teka. Alas 4:30 na. Balita, komentaryo, trending sa social media, price monitor, traffic at mga bagong balitang siyensya at iba pa. Huwag nang magpaiwan sa Teka, Teka. Alas 4:30 na sa DWIC. Hello! Buenas tardes! Magandang hapon, Islas de Pilipinas. Magandang hapon po sa lahat ng ating mga amigos at mga amigas ngayong araw na ito ng Lunes. Siyempre, Lunes na naman. Isang linggo na naman po tayong kayod, kayod. May kakayod ba? May kumakayod? Hindi, basta meron pa rin. Meron pa rin part-time, meron pa rin nagsisikap na kumayod, pautay-utay lang, kung makakasingit yung iba. At hindi po lahat ay nakakakayod ngayong nasa ilalim po tayo ng ECQ. Anyway, ngayong araw na ito ng Lunes, mabilis ka naman. This is 6 lang. Tapos na po ang sweldo, senyora, alanganin. Ngayon ba sa sweldo o nakasweldo na noong Sabado? O noong Linggo? O noong Biyernes? Noong Biyernes pa, no? O noong Friday po, nakapag-advance daw yung iba rito. Si Senyor Pacheco pa lang at saka si Mayor mo nang hindi nakakakuha ng kanyang sweldo. Anyway, samahan po ninyo kami sa palatuntunang teka-teka sa DWIZ ngayong araw na ito. At siyempre, hindi humabubo ang teka-teka pag wala po ang aking mayor. The Honorable Mayor, magandang hapon, buenas tardes, Senyor. Buenas tardes! Kuya, ang haba ng intro natin, tamang-tama. Bakit? Kumakain ako ng ano ng mais. Kaya pala eh. Tama kaya mong... diba? Siguro binigyan mo ng tip ang ano natin, ang technician natin na habaan mo pa. Kaya pala ako nagtatagal. Ang tagal niyang bigyan ako ng cue dito. Sabi ko, tagal mo naman. Basta. Sabi niya, hintayin mo ang cue ko. Yung pala, ikaw pala may promotor nito, Mayor, ha? Bumati ka na, Mayor. Bumati ka na sa mga... Magandang hapon po sa inyong lahat. At sana ho tayo ay nasa mabuting kalagayan. Pero siguro, umpisahan ko na kaagad din. Marami tayong pag-uusapan. Namin? Pinag-uusapan kasi ngayon, yung posibleng possible extension ng lockdown. Ayan. Diba? Mm-hmm. Pero wala pa naman ito. Whether 1 week or 2 weeks o whether katapusan ito na Agosto. Wala pa naman. Pero sa bahala ang mga Metro Manila mayors kung anong recommendation na ibibigay nila sa IATF. Mm-hmm. So, kasi yung ECQ natin, di ba, August 6 to 20. Okay. Sa Friday, tapos na eh. No, yun na nga. Sa Biyernes na yan. Pero siyempre, marami nang nagsasuggest na mga eksperto na kung maaari dagdagan. Mm-hmm. Kanina lang si Dr. Solante, sabi niya sa tingin daw niya ha, sa kanyang pangmalas parang hindi epektibo yung pinatutupad nating ECQ sa kasalukuyan dahil sa patuloy na pagpuslit. Sabi nga, pagdami. Yun ang kanyang observation, ha? Tapos, natatanda natin, nung nakaraang Martes, ay nagpahiwatig na ito si Jose Berhere na posible tayong mag-extend sa nakikita nilang sitwasyon. Pero base yan, sabi mo nga, base yan sa magiging desisyon ng AITF natin. Pero Ray, lagyan natin ng konting laman yan, sinasabi mo na yan. Kasi number one, isa lamang naman talaga yung sagot dyan eh. Bakit posible ma-extend? Dahil po number one, mukhang hindi yata talaga makontrol ng ECQ sa loob ng 2 linggo. Yan ang mga pagtaya ng mga experts, yung Delta variant. Kasi ang bilis nga eh. Simula po nang kumalat ito, ay naging, alam nyo naman natin, yung Delta variant, ayon sa Philippine Genome Center, umaabot na, umaabot sa 807 cases, 807 kaso ng Delta variant sa atin, simula nang pumutok. So, it's not only in NCR, it's not only in the National Capital Region, pero kalat na rin sa ibang mga lalawigan ang Delta variant. Mm-hmm. Kanina nakikinig ako, I think ang Laguna, Oriental Mindoro, medyo ano na rin eh. Mm-hmm. May problema na rin sa ospital. So yung Delta variant is number one, 60% more aggressive and could easily transmit very fast the virus. Okay. Kaya ang tingin nila, another lockdown nga ba ang kasagutan? Ayan. Tingnan natin. Kasi dun sa possible lockdown na yan, Ray, ito namang mga some sectors, businessmen, for example, ang position ng iba dyan, hindi naman sagot yung lockdown eh.
di ba? Sabi nila. Oo, sabi nila. Kanya-kanya yan eh. Hindi naman natin nila lahat. Hindi natin nila lahat. Kaya sabi ko, some businessmen, may mga organization na ang paniniwala nila hindi lockdown ang sagot. Ano yung sagot dyan? Sabi nila, dapat lang mas palakasin pa at bilisan yung bakuna. Roll out ng bakuna. Okay. Ipatupad ang mga maaayos na mga health protocol, distancing, washing of hands, alcohol, disinfectant, at saka paigtingin yung contact tracing, mas maging agresibo. Ito yung para sa kanila. Mamaya madidinig natin. In the same manner, Ray, ano naman ang epekto sa labor? Yan na nga. Yan na nga. Sa mga manggagawa. Yung natin kanina eh. Mm-hmm. Oh, eh tingin mo sa basa mo anong posisyon ng mga workers dito? Eh kontrolado sila siyempre ng mga employers nila ng kanilang mga pinagtatrabahuan. Oo. Siyempre na sa pinagtatrabaho nila kung paano ayawin yung pagpasok ng tao eh samantalang kung wala naman kaming production o wala naman kaming kinikita. O di magbabawas kami ng tao o hindi kami kagad magpapapasok ng lahat ng tao namin. Oo. Ganyan ang mangyayari diyan. Oo. Kasi ito pa lang the last 2 weeks to ECQ, more than 400,000 naalis sa trabaho. Na naman. Oo. Sabi mo ha, isang linggo lang yun, Mayor ha? Ha? Isang linggo lang yun. Oo. Ito, sabi ito ng Dole. Pero ang NEDA has another figure, something like 600,000. Nako. Oo, ang na-displaced ng mga workers. Uh-huh. Now, kung may plano na ito ay i-extend po for another 2 weeks at mawawalan ka ng 300 billion o 150 billion na sinasabi ng NEDA, di magiging 300 billion kung 1 month ang lockdown mo. Wow. Hindi, so what would be the hindi biro yan, ha? Hindi biro yan. Kaya, Ray, dito sa natin, bago tayo sa guest natin mamaya, ano, maganda makita lang natin dito sa ating teka-teka na what is your take? Ayan, ayan, pwede. Oo, di ba? Oo. Sa nakikita po ninyo, ayan. Oo. Kanya-kanya po yung ano, kanya-kanya yung paliwanag na sinasabi na nakikita namin ganito, na pwedeng kinakailangan ma-extend. Oo. Kayo, sa mga nakikinig ko sa amin dito, sa ngayon, ano sa palagay ninyo? Sa mga kanya-kanyang, maraming mga eksperto na nagsasabi na i-extend, meron namang ibang eksperto na sabi hindi naman dapat i-extend. Kayo, ano sa tingin ninyo? Ano ang take ninyo para po sa araw na ito ng Lunes, ika-16, hindi na bispiras ng sweldo, ubos na sa inyo, Mayor. Ubos na, Mayor. Ubos na. At saka may sumeldo ba? May sumeldo? Sige. Okay. Ano ang take nyo? Ano masasabi po ninyo sa possible extension ng lockdown dahil sa mataas na kaso po ng COVID-19? Ayan. Ayun. Yan ang text na. Yan ang take. Yan ang ating yan, take. Tanong natin sa mga kababayan at sa mga ka-IC natin. Mm-hmm. Anong masasabi nila sa possible extension ng lockdown dahil sa mataas na kaso ng COVID-19 at nandiyan pa ho ngayon, dumating na, kinumpirma na ang Lambda. Ha, hindi na Delta, Mayor, ha? Pero teka, balikan mo lang yung ano natin, teka-teka, para saan sila tatawag, ang hotline, Facebook natin, balikan mo. Okay, pwede kayong ulitin na namin, ha? Ito po, ang aming take. Kung ano ang take ninyo sa teka-teka, ano masasabi po ninyo sa possible extension ng lockdown dahil sa mataas na kaso ng COVID-19? Pwede po kayong tumawag sa aming hotline. Ang aming hotline ay 8470-1750-54. Yan, ulitin po namin ulit, ha? Hotline 8470-1750-54. Sa text line namin ay 0999, tatlong 9 po yan, 3-7-6-6-7-6-8. Ayan. Ayan. Ayan, maliwanag na po yan sa inyo. Ulitin namin ulit ang aming teka-teka today para sa take ninyo ngayon. Ano ang masasabi po ninyo sa possible extension ng lockdown dahil sa mataas na kaso po ng COVID-19. Okay, suportahan natin rin. Ano bakit natin sinabi? Ito lang. Itong kalalabas lang na data ng Okta Research. No? Okay. Alam, sinasabi nila rito, tumaas ng by 51% ang bagong kaso ng COVID.
Wow. Okay, itong biro August yan, ha? 9 to, yes. Itong August 9 to 15, just August 9 hanggang yesterday, no, 15, there were about 3,262 ang average to, mm-hmm. Average new cases this past week. Ibig sabihin yan, eh talagang kung daily, nagti-3,262, kaya umabot ka tayo ng 14,000, di ba? Lagi na, 14,000 na, di ba? Oo. Kahapon, 14,000 tayo. Kahapon, 14,000 ngayon, 14,000 din. Oo. Eh, so, medyo talagang maraming natatakot. At dahil nakikita nila, mas mabilis daw ang hawahan kaysa sa... lalo na dito sa tingin nila rito sa bagong variant na ito. Okay. Ito nakikita nila. Ang una nating naging biktima ngayon ng variant nitong Lambda ay isang buntis, Mayor. Buntis sa babae. Oo, isang babaeng buntis. Mm-hmm. Buntis na napaginitan? Yeah. Matindi, mahilig pala sa buntis itong Lambda. Oo. Pero ano to, Ray, we have to find out. Ito yung first case ng Lambda. Pero local case ito, hindi ito returning overseas Filipino worker. Ang ibig ko sabihin, hindi yan nakuha sa Peru. Ha? Hindi yan nakuha sa Peru. Hindi. At sinasabi dito ng DOH, ng Genome Center, ito ay local case. Kalahe mo, may local case na pala tayo dito? Sinecheck ito. Kinoconfirm nila itong mga information na ito. Mm-hmm. Ayan. So, first case ito ng Lambda. Pero, mas nakakatakot itong Delta kasi talagang ang dami. Yun nga, marami ng Delta. Ilan na ba ang Delta ngayon? Ilan na ang Delta natin lahat? 800 na. Now, going back, no, pinagdudugtong-dugtong kasi natin dahil ito, number one, kung magtutuloy ito, ang healthcare system natin, especially sa mga ospital no, na nagagamit, no, 71% na, 71% na, okay, yung capacity ng bawat ospital. Halos puno na yan, Mayor. Ha? Halos puno na yan. Oo. So, may tatanong ako sa'yo. Ray, teka, sandali. Pero yung sa ICU, pera itong sa ICU, okay? Lalong puno so, na. Sa intensive care unit, ang occupied, medyo malaki-laki na rin. Ayan. Kaya, talagang kinakailangan pag-aralan talaga kung merong new strategy. But the point is, meron pa isang nakakatakot na problema. Ano? Kasi, yung mga healthcare workers natin, sa pakikipaglaban naman natin sa pandemic, meron namang banta. Oo nga. Ito na. Tama-tama yung sinabi mo na may banta sila para sa mass resignation. Oo, parang merong gano'n. Yung mga ibang healthcare workers, they plan to do a mass resignation. Hindi, tanungin natin, Mayor, kung mapipigilan naman, pwede naman sila mapigilan dahil sa ganitong sitwasyon natin. Linya natin sila ngayon. Okay. Para makausap natin itong Philippine Nurses Association kung hindi na ba sila pwedeng mapigilan dahil sunod-sunod po yung ating mga variant ngayon at ang dami na pupuno na po ang ospital. Sasabay pa natin ito, lalo tayo madidiscarin nito, Mayor. Mm-hmm. Okay. Nasa linya na po natin ang siguroong Melbert Reyes ng Philippine Nurses Association. Magandang hapon, sir. Magandang hapon po, Sir Mon. Hi, Camelbert, good afternoon. Kasama natin si Ray Pacheco. Si Ray Pacheco po ito, si Senor Melbert. Mr. Reyes. Magandang hapon po. Apa? Yes, good afternoon. Good afternoon. Itong kanina pinag-uusapan namin ni Ray, Camelbert, mukhang may mga plano ang mga healthcare workers. When you say healthcare workers, kasama na siguro ito doktor, nurses, midwife, medtech, etc. Lahat ang involved sa pandemic. So, alam naman natin, Camelbert, yung position kasi mukhang talagang, hindi pa ba na ibibigay yung mga ipinangako sa kanila? Yung po ang claim nila, no, na marami pang hindi mga naibibigay sa kanila tulad ng SRA from January to June 2021, plus yung mga meals, accommodation, and transportation na stipulated sa bayanihan to recover as an act. Akala ko ba ito ay nabudgeta na? Ngayon, ang sinasabi kasi ni Secretary Duque dito, ang sagot niya, no, I think he's also preparing his answer kasi this is one of the main topic that will be discussed in a congressional investigation starting tomorrow and Wednesday. Ang sabi niya na i-download na yung mga sinasabing allowance na iyan, yung mga sinasabing accommodation sa transportation, may mga gano'n, no? Meal accommodation, bakit parang... Iba yata ang iba naman ang nangyayari. Yun nga din po, no, ang hindi natin malaman kung sino ba talaga ang may kasalanan dito, no, or yung nagkulang kasi sabi nga po talaga ng Department of Health na download na nila yung mga budget. No. So
probably po nasa hospital ang problema or sa LGU kung totoo na download ng iba yung budget. Uh-huh. So that we have to check. But personally, no, as an association, Camel Bert, no, being the president of Philippine Nurses Association, are you supporting this, you know, untimely move siguro ito or plan ng mga health workers? Alam niyo po, as much as we wanted to encourage them na wag ituloy, kasi alam naman po natin magiging effect niya nang magta-suffer po dyan pasyente. Mm. Ano po, at yung ating mga ospital, talagang ang laki na nga po ng kasulangan, magkakaroon pa ng mga resignation. Alam po natin kung ano magiging dagok niyan sa ating mga healthcare institution. Apo. Ano po, but we sympathize with them. Naiintindihan namin yung kanilang mga hinaing. Alam naman po natin yung paghihirap ng ating mga health workers for more than a year now. Talagang malaki po yung problema na yan na dapat masagot. Pero sa amin po, kung kaya naman pag-usapan, eh, pag-usapan po sana at maayos para po naman hindi maging ganito at tukdulan yung magiging decision ng ating mga health workers. Ray, go ahead. Yeah. Napag-alaman po namin na ginigita ta ni Yusek Berhere ng DOH na nakahanda daw silang makinig at makipag-ugnayan para matulungan ito pong kayo pong mga frontliners na mga nurses natin o mga itong health workers nito. Nakarating po ba sa inyo yan? Ay tama po, pero lagi naman po natin kausap ang Department of Health and lagi po nilang tinatabi na ibinibigay na, nasa proseso na nga. Pero nakikaroon po namin mga kasamahan no na naghahanap nung mga ipinangakong budget ito. So hindi naman po siguro magkakaroon ng mga reklamo kung naibibigay at na kakarating sa ating mga health workers. Kaya po nakakalungkot ang mga ganito type. Opo, isa po sa mga hinihingi ng ating mga health workers, alam po namin yung mababa ang sweldo, kakulangan ng mga natatanggap na benepisyo. Di po ba nanawagan na si Labor Secretary Bello tungkol dito sa pamunuan ng mga ospital at taasan ang sahod ng mga empleyado? Hindi pa po ba nangyayari yun? Alam ko po yung pag-talks union na yan. Kausap na po yung Department of Labor and Employment. Kausap na po nila si Secretary Bello. Kaya hindi po natin alam po anong nangyari. Mm-hmm. Bakit sila nag-umabot sa ganyang pagre-resign ano, ng karamihan sa kanilang hanay. Aha. So ibig sabihin puro lang ano to, puro lang husalita? Ganun ho bang ibig niyo pahiwatig niyan? Hindi po natin alam kung ano po yung transcript ng mga usapan ano kasi hindi naman po namin nakausap yung St. Luke Union kasi sila po yun eh St. Luke Union. So lahat po ng sinabi ng gobyerno, ng Department of Labor, ng DOH, parang hindi ho nararamdaman ng ating mga health workers yung kanilang sinasabi, ganun po ba? Ganun po talaga kasi marami pa po nag-check po namin sa Facebook po yung ating mga nurses, no? Sinabi Opo. Namin. Mm-hmm. Yung hindi pa makita ay mag-comment doon sa post namin and marami pong nag-comment na nakakapagpapa po kung bakit. Yan po yung inaalam natin yun. Camel Bert, di ba parang ano naman, oh? Well, hindi naman sa hindi natin naiintindihan yung position ng mga health workers natin kasi overworked sila, underpaid, no? Tapos talagang merong hazard sa trabaho nila. So I think yung call for a plan, hindi naman natin sinasabing ano, tuloy na for a plan mass resignation is untimely and uncalled for, no? Di ba parang ano, of course, mga nurses, doktor, di ba meron tayong sinusumpaan dyan kapag, would it not violate yung oath, ganun? Kasi parang kawawa talaga mga pasyente dito, Camel Bert. Opo, yun nga din po, no? So talagang malamang po yung ating, mas malamang po yung panalangin natin na huwag matuloy kasi, yung magiging outcome nito hindi favorable no sa nakararami no pero pag tiningnan naman natin yung karapatan ng ating mga nurses at iba pang health workers eh, hindi rin natin sila masisisi kung bakit aabot sila dito ang pagkakataon lang po yung hindi tama no hindi po medyo timely katulad yan sinasabi niyo dahil na sitwasyon natin eh ganito pa yung mangyayari. Kawawa naman talaga yung mga kapwa natin Pilipinas. Yes, in terms of numbers ba, do you have numbers or percent ng pwedeng mag-stop from work dahil magkakaroon ng mass resignation? Wala po tayong ganyan pang numero, no? Kasi hindi pa nga po natin nakakausap yung mga involved dun sa press ng ganyang
predicament. Mm-hmm. Pero meron ng efforts na kahit ang PNA mag-reach out na sa kanila, sa mga health workers na, teka muna, pag-usapan na muna natin ito. Kundi otherwise, pare-pareho tayo dito. Kawawa ang bansa natin, kawawa ang pasyente natin, no? Meron na bang effort na nabubuo na ganun? Hello, opo, kasama po sila dun sa hearing ng Blue Ribbon. Okay. Oh, I think ang Blue Ribbon yata tomorrow, no, para sa Congress. And then Wednesday would be sa ano, sa Senate Blue Ribbon naman ng Senate. Oh, Ray. Okay. Well, as much as possible, at least Mr. Reyes, as much as possible naman, you don't encourage them na gawin ito na alam natin makaka-epekto sa mga pasyente natin. As much as possible po, huwag naman sana. At ipapanalangin po namin huwag matuloy kasi kawawa naman talaga yung magiging maa-apekto ka dito. I see. Okay. Pero just one last lang, no? I-clear lang natin, no, Camelbert, no? Ano talaga yung, ano, number one, yung special workers allowance under the Bayanihan 1 and 2, hindi ho ba naibigay na yung mga ayuda sa kanila, wala pa? O parang yung iba na lang? May mga naibigay na po, pero meron pang mga hindi pa rin. Meron pang hindi, pero at least naibigay na rin. Oo. Ito yung mga ano ha, Camelbert, ito yung mga health workers under the local government units. Both private and public. Both public and private. Okay. Okay. Siguro pati na rin ho dito yung mga ano, nagkasakit na mga, hindi ba meron ding yan, parang provisions na nagkasakit ang health workers, tutulungan at bibigyan din ng ayuda ng gobyerno. At kung namatay naman, I think meron yatang 1 million. Ito ho ba na ibibigay na rin? May mga naibigay na rin po, pero meron parang mga hindi. Kasi may mga hospital po na nagpapalo apat patungkol dito sa mga benepisyo ng kanila mga nurse. I see. So ibig sabihin talagang cool na kasabay-sabay, ano? Tapos ang issue naman ng Private Hospital Association, yung hindi naman sila nababayaran ng ano, ng PhilHealth. Patong-patong po. And that's another issue. Anyway, so thank you very much. Teka, pahabol ko lang, Mayor. Yeah, ha? Ray, go ahead. Sabi nyo, Mr. Reyes, sabi nyo, meron namang naibibigay. Tama po ba? May nabibigyan, merong hindi. Ilang porsyento po yung hindi nabibigyan, Mr. Reyes? Actually, ano po eh. Sa porsyento po, ilan? Hindi pa nabibigyan ay mga... Actually, marami pa rin both public and private po. Eh. Opo, mga ilang porsyento po? May, may 50%? May 60%? We can say the numbers, pero marami pa po. Madami. Marami pa rin mag-comment ng mga nurse na wala silang pang natatay. Anyway, ano, Melbert, no? So thank you very much. And we're just hoping na wag sana makapag-decision muna and then ang lahat, i-lay down siguro sa bargaining table, pag-usapan ng gobyerno, ng ospital, at saka ng mga healthcare workers. Otherwise talaga, the losing end kasi ang mga pasyente ng COVID. Tayo rin mga Pilipino. So we just hope and pray maging successful yung, ano, yung pag-uusap na yan. Okay. So thank you very much. Salamat, Mr. Salamat Reyes, for joining us. Salamat po. Thank you po. Thank you. Salamat din po. So mga kaibigan, si Ginoong Melbert Reyes, National President ng Philippine Nurses Association. Ray. Yeah. Alam mo kasi pag ito ano, wag naman sana na matuloy yan at mag-walk out lahat, magkaroon ng mass resignation. Uh-huh. Parang could you imagine puno ang ICU? Naman, totoo. Puno yun. Ang mga wards or beds ng bawat ospital. Totoo 'yun. Who will take care of them? 'Yun. I mean, siyempre pagkatapos niyan, kung yan mga healthcare workers na yan, let's say, ibinaba mo dun sa, huwag na muna mga doktor, eh sino makakatulong ng doktor kung walang mga nurses? Eh buti ko ang doktor Mayor. Oh. Buti ko ang doktor laging nandyan. Hindi eh. Ang nurses ang laging kapiling ng pasyente. Kamukha ko. Naranasan ko yan. Oh. Laging ang nurses ang kasama ko. Hindi ang mga doktor. Yeah. Tsaka yun nga eh, so added to that, yung situation talaga ngayon, and it's not only happening in NCR, it's also happening anywhere in the Philippines. For example, kanina lang binabasa ko, dun sa Region 2, pinakamataas na kaso, Tuguegarao, 727. Wow, yan. Merong 10 mga municipalities dyan sa Region 2, ang taas ng kaso nila. So what will happen to them? Dito sa Binyan, Laguna. Nakikita ko na, nadidinig ko yung mayor kanya nananawagan na merong namamatay na sa loob ng ambulansya dahil nakapila yung mga pasyente sa dami. Sinabi mo pa, yung public hospitals nila, the general hospitals in that particular area. Yun, may nangyari pa. Doon na mismo sa garahe. Exactly. Ng ospital, doon na namatay.
Doon na namatay, ha? Oo. Biro mo, kung i-document mo ito, Reyno, ha? Kung i-document mo to itong ganito mga story, ha? Tindurugo, dudugo talaga yung puso mo, eh. Parang babagsak yung balikat mo, eh. Parang meron ka magagawa, pero hopeless ka naman. Parang hindi ka makakilos. Tinabi mo pa. Dahil may limitation. Ganun ang nangyayari. So, sana lang, eh, magkaroon maantig ang puso. There will be a change of heart ng ating mga healthcare workers towards this. At sana, natin ang posisyon nila tungkol sa mga allowance, hindi na ibibigay, nadidelay. But I think at this point in time, mas kailangan sila. Mayor, hindi lamang yung mga nurses natin ang dapat natin to bigyan pagkukulan ng panawagan. Yung mga kinauukulan na dapat ninyo kayong umaturga sa kanila na pinangako po ninyo. Pero nakapako ba o ilang porsyento ba yan na hindi natin alam, may binigay daw, mayroong hindi nabigyan. Yun po. Na-download na nga daw eh. Ha? Na-download na nga. Oh, eh, na-download. Eh. Bakit mayroong pang ilang hindi nakikinabang? Hindi ko nga alam kung sino magsasabi. Ano na po? Napunta ba yan saan? Saan ba napunta yan? Wala na sa kamay nila. Kaya nga sabi ni Blue Ribbon Committee. Ano yun? Turuan? Hindi naman importante yung na-download na sinabi mo sa akin. Tapos ka na. That's the answer. Natural. Dapat bantayan mo rin yung implementation. Nasaan na? Oo. Binibigay na ba yung mga allowances na yan? Yung pera na yan, etc. Natanggap na ba ng mga tao? Ano yun? Basta i-download lang? Nang ganun-ganun lang? Pwede mo ba sabihin sa akin na, pinadala ko na. Pinaluap niyo yan. Kung natanggap ba? Meron ba kayo tinanggap na receive? Whatever? Ayun. Yan. Yun ang isang importante ron. Mas madali sabihin yun, Mayor, na pinadala ko na. Kaya nga sayang lang. Dahil hindi ako naka-attend nung naging guest si Secretary Duque. One of these days we might also be inviting him again. Ano muna tayo? Magbabalik tayo. Okay. Papainit itong discussion natin eh. Okay, mamaya magbabalik kami ni Mayor Monilagan pagkalipas po lamang ng ilang mahalagang paalala at siyempre marami pa po kami pag-uusapan dapagkat marami pa tayong dapat na aturgahin lalong-lalo na sa kainitan ngayon ng pandemic. At sa mandala, ito pa rin po ang palatuntunan ng Teka-Teka ngayong araw na ito ng Lunes, 16 ng buwan ng Agosto. Si Senyor Pacheco at Mayor Monilagan magbabalik pagkalipas po lamang ng ilang paalala. Teka-teka, alas 4:30 na. Teka-teka, alas 4:30 na. Okay, balik tayo sa palatuntunang Teka-Teka, alas 5:06 na po ng hapon, ngayong araw na ito ng Lunes, at syempre gaya po natin ng dati, araw po ng Lunes ngayon, isang linggo tayong kayod-kayod, at syempre hindi po natin nalilimutan yung ating mga nakatutok sa ating palatuntunan dito po sa DWIZ, ang Teka-Teka, lalong-lalo na po yung mga nanonood dyan sa amin, sa iba't ibang panig ng Daigdig, at iba't ibang panig ng Islas de Pilipinas, at Metro Manila. At siyempre, tuloy-tuloy po kami sa mga issue at sa ilang mga impormasyon at pakikipag-usap sa mga taong nasa likod ng mga pangunahing mga balita ngayong araw na ito ng Lunes. Mayor! Ray, ulitin lang natin yung tanong natin para dun sa ano, kasi dito sa FB natin, marami nang sumasagot. Okay. No? So, ano ang take ninyo sa Teka-Teka today, Monday? Anong masasabi ninyo sa possible extension ng lockdown dahil sa mataas na kaso ng COVID-19? Ayan. So, sabi ni Ami Innocencio, di makapagsasabi ng diretso yung leader ng nurses na ini-interview nyo kasi natanggap na naman. Yun, natanggap na raw. Sabi naman, nung isa, puro si ano to, si Annie to, dapat malaman ng mga nurses na yan na pag sila nag-leave, kasama silang mamamatay sa COVID. Hindi naman, huwag naman sana. Ayan. Si Delia Velarde, bumabati sa atin. Good afternoon po, Mayor Mon and Senyor Ray watching. God bless. Magandang hapon sa mga nanonood at nakikinig sa atin dyan sa Kainta, ang aking bayan. Ayan. Si Insyong Talavera, bumabati rin sa atin kasamang Ray. Okay. Ray, isa pa, no, bago natin ibigay si yung susunod na panauhin natin. Na-alarma lang ako dahil number one, alam mo, 32 na pala itong mga nagkaroon ng repatriation dito sa gulo sa Afghanistan. Pumunta 32 Pilipino kasi supposed to be ang order ay ng evacuation mga 130 Pilipino yan. Pero kanina ay may 32 Pilipino na ang nailikas sa gitna ng alert level 4 tayo, ha?
Oo. Mm-hmm. Siguro maganda yung sa ating social media, ano pa, yun, nasa gilid na natin. Ayan, kasi ayan, importante no. ito. Bigay lang natin dahil number one, nag-issue na ng alert level ang Department of Foreign Affairs, panawagan, mandatory repatriation ng evacuation. Ibig sabihin, mandatory na yan sa pilitan na yan para sa buong Afghanistan. Okay? Now, bakit ito kailangan ng mandatory? Kasi talagang lumalala, worsening security situation sa alert level 4. At ito ho, pagka ini-issue itong alert level 4 na to, merong large-scale internal conflict. Tama. Merong full-blown external attack. So yan ho ang iniiwasan, baka maipit yung mga kababayan natin. Kaya ang Philippine Embassy natin sa Pakistan po, yan ang may hawak ng jurisdiction sa Afghanistan. So kailangan meron in close coordination. So dun sa mga kababayan natin, Ray, no, merong ibang mga nagtatanong sa atin, kamag-anak nakikinig sa atin, kung paanong gagawin ng mga kamag-anak natin na ipit dyan at paano makaka-reach out doon sa embassy natin sa sa Pakistan. Okay. Meron po facebook.com yan at nooofficers.islamabad or facebook.com OFW help. Yan. Isa yan. Sa pwede nilang puntahan. Yan, 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 o kaya sa email naman, Ray, ISBPEATN @gmail.com. Ayan. Para doon sa mga kababayan natin kasi ang hirap ng sitwasyon ngayon, ha? Mahirap ang sitwasyon. Hindi ito, biro po. Hindi ito, biro. Kasi po, abnormal po ang kalagayan nila doon sapagkat yung Taliban forces, yan ang mabigat eh. Sila na po ang nangunguna, sila na po ang who took hold at sa pinakakapital ng Kabul. Akalain mo, napalis nila yun ang mabigat. For more than 20 years. Ang tagal ng bakbakan na yan. Noong linggo, linggo sa, pareho naman siguro tayo, linggo, lumipad na. So, nag-take over sila ngayon doon sa palasyo, yung mga Taliban. Isipin mo yan? So, medyo, iba kasi ang training nito, as terrorist, no? Iba ang training nila dito. Kaya so, delikado. Kaya delikado, hindi natin alam, hindi natin mabasa kung ano pag-iisip ng meron yung mga yan, kung anong gusto. Kaya yun ho mga kababayan natin ang ating main concern diyan po sa dulo na yan sa Afghanistan. Okay. Ray. Okay. Gaya ng binanggit natin, yung 32 Pilipino na evacuate po yan noong linggo ng gabi nasa Doha, Qatar at naghintay po ng confirmed flights nila papuntang Pilipinas at yung meron pang 19 na nakaset na umalis. Immediately yan. At gaya nga na nabanggit mo, yung 32 nailikas na yan. Yung 32 Pilipino nailikas na ng Department of Foreign Affairs mula kagabi yan ng 15 ng Agosto. Nasa Doha na ang evacuate ni ang mga evacuee at naghihintay na lamang po ng biyahe pabalik po rito sa ating bansa. Ang DWIC, ang teka-teka, kami po ay magbibigay ng mga additional o karagdagang report every now and then. Siguro kung kaya natin, mag-blow by blow report doon para alam natin ang sitwasyon ng mga kababayan natin. Yan naman ang concern natin, kababayan natin dyan sa Afghanistan. And we'll pray na sana hindi mas magkaroon ng mas maraming bloodshed dyan sa pag-takeover na yan ng mga Taliban. Okay, Ray, basahin pa natin while waiting for the next guest. No? Si Johnny Rasote is also watching us. Johnny, magandang hapon sa iyo. Gayun din po si Revilo Orimor, ang ating mga suki, Ray. No? Sabi niya, maybe there's no need to extend the ECQ. Hindi na raw na kailangan because it's like you're running on a treadmill and you're not moving from where you stand. But you're just tired. Pagod na lahat talaga naman. All they have to do is mag-focus na lang sila sa mga tao na hindi pa nababakunahan sa bawat barangay. At least kahit mahawahan ay may panlaban sa virus at continuous pa yung sa ekonomiya natin. Tuloy-tuloy ang nasa ekonomiya. Okay. Kaya nga, isa dyan, Ray, tama-tama sapagkat I think nandito na yung ating guest ngayon dahil kung may extend yan, ang concern natin, workers, ang concern natin, economy, ang concern din, gayon din ang concern ng mga negosyante. Siyempre. Oo. Nasaninya na natin si Ginong Ed Lacson? Nasaninya na ba natin? Kuya Ed, magandang hapon. Si Kuya Ed Lacson ang siyang pangulo ng PCCI, Philippine Chamber of Commerce and Industry. And of course, kasama rin ang ECOP dyan. Magandang hapon po. Good afternoon. Magandang hapon, Mr. Lacson.
Hi, good afternoon po. Welcome po rito sa DWIC, si Meon Ilagan at si Ray Pacheco po ito. Hi Ray, kumusta kayong dalawa? Mabuti po naman. Mabuti naman. Kuya Ed, magandang hapon. No? So, ano bang ano? Napag-usapan na po ba ito sa PCCI ECOP? What will be a possible situation, position now, considering some of the experts are recommending, Kuya Ed, na lang natin, baka pwedeng extend pa natin ang possible lockdown. So, position po? Alam mo, isa sa gusto namin din daw, pag tinatanong ko, ano ang concern ng employer dito sa mga lockdown na ito. Actually, ang concern ng employer sa saka workers, iisa yun eh. Ang workers at saka employer, parang sayo mystery niyan eh. You have one, you have the other. Kaya yung concern namin, interlocking yan eh. Ang ayaw namin sa lockdown, it is not the best solution and not the only solution. This is a pharmaceutical problem. Why are we applying military solution like lockdown, curfew? Eh, dapat i-ramp up natin ang ating vaccination program. At habang wala pa yung mga vaccines, ituloy natin ang mahigpit na papatupad ng protocol ng health protocol. Mm-hmm. Yung masking, social distancing, etc., etc. So, we can prevent the surge of whatever variant kasi wala pa yung bakuna. Kasi hindi mo pwedeng iyasa natin sa bakuna because worldwide, 16% pa lang ang nababakunan sa buong mundo, sa 7 billion na tao sa mundo. Eh, sa ngayon, 60% pa lang ang nababakunan. Eh, we want to achieve herd immunity at 70%. And if we do the math, maraming talpahin kayo ng buong mundo. Mm-hmm. So, yun sana ko namin na, huwag naman gawin natin yung lockdown, ang quick, magic wand to solve this problem. Yes. This is also part of the problem. Pero Kuya, this is more than just a pharmaceutical problem. No, of course, yung health protocols, the lay down na eh. Hindi na nga alam ng gobyerno siguro kung ano pa yung possible or creative solution pa para at least, number one, bumaba yung kaso ng mga especially ngayon yung Delta. Sabi ng OCTA, 51%. Today, nag-report na yung sa DOH, 14,610 new cases. So, hindi ho bumababa considering Friday, Saturday, Sunday, nasa 14K eh. Consistent, ano? Oo. Yung napos na sabi ko, Mayor, eh, kasi kung hindi bumababa at naka-lockdown tayo, don't you think we should look at the lockdown as a measure? Baka mali naman yung lockdown, baka kulang. Okay. So, talagang hindi dapat lockdown. Mm-hmm. Yung protocol, yun ang mas importante. Mm-hmm. Kasi kung naka-protocol lang yung mga tao, mahirap ang mag-transmit ang mga variant na yun eh. Opo. So, huwag tayong matakot. Because, ang COVID-19 will be with us permanently. Mm-hmm. Hindi mawawala sa buong mundo. Pero ibig ko ba sabihin na hanggat nandiyan dyan, nakatago tayo sa bahay. Hindi na pwede yun. Yeah. Pero ito yung Kuya Ed, itong dalawang linggo na ibinaba ang ECQ from August 6 to 20, so itong ECQ will end up sa NCR sa Friday August 20. What would be the effects? Anong epekto nito do sa mga kasama sa PCCI in terms of business? Alam mo yung two lockdowns last year. Itong August na ito, this is the third lockdown, no? Yung two lockdowns na yun nakaraan, nagigit 100,000 MSME sa kumpanya ang nagsarado permanently. Permanently yun, ha? Mm-hmm. Yeah. Permanently, at mahigit 3 million Pilipino ang walang trabaho. So, huwag na natin pag-usapan ng mga underpaid, mga naghahanap ng trabaho. At tapos, ang ekonomiya natin ngayon, ang mga negosyante, pagod na sa kapapahinga. Mm-hmm. We are tired of doing nothing. Mm-hmm. Ang worry namin as negosyante, mawawala kami ng mga, yung ano succession planning at saka business continuity plan. Apektado yan kasi we might lose our good people. Uh-huh. Yung mga trend na namin yun eh. Mr. Lacson, tinutukoy ninyo na wala ng mga trabaho, are those regular employees o mga part-time lang? Many of them are regular employees. Mga regular employees yun. Malaki yan. Malaking epekto talaga yan kung regular employees yung na-epektuan. Mm-hmm. Yes. At tapos, habang nagla-lockdown, nawawalan ng trabaho, nakasagdaso sa ekonomiya na ang gobyerno sa ayuda. Mm-hmm. Eh, sabi namin yung sa total culture, yung isang linggong lockdown, 150,000 ang nawawala sa atin eh. Uh-huh. Ito naman natin. Mm-hmm. So, how much more can we afford?
Hindi mo pwede umutang tayo ng umutang. Kawawa naman yung mga hindi pa pinapanganak na next generation. Pagka pa sila ng Pilipina ng mundo, aba, eh, meron na silang utang. Meron po bang ano? Meron pong, of course, ang IATF laging na ganyan, di-deliberate yan, ano? Sa, hindi ko lang alam kung kasama at kinukonsulta multi-sectoral. Kasi may recommendation din ng Metro Manila Mayors. Sa bahagi po ba ng PCCI, ng mga negosyante, were you even consulted pagka magdi-declare ng mga ganito? Actually, ang PCCI ay na-invita resource person ng IATF. Apo. But you know, sabi mo nga, multi-sectoral, we are just one voice. Mm-hmm. Isang boses lang, marami naman yung nandiyo sa loob na IATF. So, yung boses na kakarami. At itong NCR mayor, I think they know, ang NCR ang pinakamaliit na portion, geographically speaking, sa buong Pilipinas, maliit lang yan. Wala pang 1%, 2% ng price yan eh. But 40% of our GDP comes from NCR. Mm-hmm. So, pinakamalaki ang contribution natin sa ekonomiya ng Pilipinas. So, pag i-compare sa sarawag mo, eh, sabi nga ng mga tatanda, sakit ng kalimpinan, damdam ng buong katawan. Eh, ito buong katawan na halos ito eh. 40% of GDP. Just another question ko, Edno. So, do we see a bleak Christmas? Considering August na ngayon, pagpasok ng September, lalabas na naman si Jose Marichan. Kasi may permanence na. So, paano kaya ang mga pag-workout ng mga bonus, 13-month pay ng mga empleyado, kaya pa ho ba ito? So, how do you look at Christmas? Alam mo, medyo kanyan eh, mix yan eh. Yung mga malalaking kumpanya, mayayamang kumpanya, lahat yung nasasaktan, pero they can still afford. Mm-hmm. At karamihan kasi ng ating mga negosyante, 99.6%, baka maliliit. Okay. Yung MSME eh. Aha. So, hindi na sila makabayad ng utang, hindi makabayad ng rental. Mm-hmm. Tapos ito pa yung labor group, yung ng salary increase. Uh-huh. Hindi mo may sige. Ay patong-patong na yan. Alam mo, mga MSA term, hindi yan, hand-to-mouth eh. Mm-hmm. Hand-to-mouth yung mga, they are as, in the worst situation, as labor. Mm-hmm. Kung walang kita kayo, bukas, walang tabaho, walang sosyo. Oh. So, huwag na natin muna pag-usapan yung mga additional. So, talaga naman nag-aayuda ang gobyerno eh. Mm-hmm. Eh kami naman, nag-aayuda rin kami, nagbibigay kami ng mga advice, yung iba, contribution, donation, etc. Right. Uh-huh. You know, there has to be a point where we cannot no longer sustain this. Mm-hmm. Kasi you cannot share from an empty cup. Wala nang laban ng taxa namin eh. Okay. Mm-hmm. So medyo mabigat na rin pala, no? Ang bit-bit ng mga ano, negosyante. But you mentioned kanina, just one last, I think it is a pharmaceutical problem and then the government has really to continue and be aggressive with the vaccination program. So as far as the PCCI is concerned, kayo po ba nakakaano na rin? Dumadating na po ba rin ang mga binibiling mga bakuna ng mga ano, ng mga companies, the private sector? O, yung mga malalaking member namin, kagaya ng Gustan, yung SM, Larissa Rason, Camille, lahat na meron, kayang Mega World, at iba pa. Lahat na mag-i-import ng sarili ng bakuna, libre sa mga empleyado at pamilya ng empleyado. Mm-hmm. So, tumutulong kami sa gobyerno. Hindi na lang namin ginigyari masyado kasi hindi naman kami na nangampanya. Aha. Mm-hmm. I see. Okay. Mr. Lacson, in case, granting lang, the COVID-19 cases improve, in case lang ha, granting, itong week na ito, hindi ko alam ha, kung magbabago bukas, until the end natin yan, hanggang Biyernes na po yan, ano pong nire-recommend nyo, okay lang kasi sa inyong ECQ pa rin? ECQ, may kapabit na lockdown eh. Oo. Yun ang mabigat dun eh, yung lockdown. Alam mo, mabagat lang ang lockdown sa likusante. Mas nakatakot kami sa lockdown kasi sa COVID. Eh. Mm-hmm. Okay. Dahil COVID, kaya namin pangatawa, namin paramin labanan ng COVID protocol. Eh, yun hong pagkaryugin ng kumpanya, yun ang hindi namin makakuha. Dahil walang predictability eh. Mm-hmm. Ano pong isasuggest din yung quarantine natin? Ay, itunin po natin ang ating protocol, yung health protocol, sinabi ko kanina. Mm-hmm. Yung distancing, social care, masking, etc. Pero, sa pangamit sa gobyerno, tignan natin maybe kung ang lockdown is really
the best measure. Okay. Kasi baka naman may iba pang paraan, huwag naman sana lockdown. Mm-hmm. At napakalupit po niya sa mga negosyante sa mga worker. Hirap talaga. Okay, ano? Huwag lockdown. Kasi po, pag lockdown kasi, Mr. President, Mr. Lacson, pag lockdown po, andin yung mga CQ-CQ natin eh. Ibig nyo sabihin, wala nang CQ-CQ. Wala nang community quarantine. Hindi ko malam kung kailan matatapos ang CQ. Mm-hmm. Alam mo, mga negosyante, pag-awahan ng mga forward planning, kasama yung risk analysis, mga political analysis, political crisis. Mm-hmm. Pero meron kaming uncertainties. And we try to mitigate tayo, mga weather crisis. Pero itong lockdown, hindi namin mapredict kung gano'ng katagal, kailan niya babagsak. Aha. And mga pa kami I see. Pero ang sinasabi ko kasi dito eh, Kuya Ed, no, sa science talaga eh, kapag ka, the more talaga hindi ka nag-lockdown at maraming lumalabas sa tao, matitigas ang ulo. Ang ngayon nga, lockdown. Napakabilis ng ano, ng transmission ng Delta. Mayor. Eh talaga medyo mabigat. So I think kung sakaling mag-decision man ang gobyerno, IATF, everybody has really to swallow the bitter pill. Mayor. Mayor. Matagal na namin yung nilulunok yung bitrosin na yung sabagay, matagal na. Lockdown, parang hindi bagay sa NCR. NCR, because I'm talking about NCR. Uh-huh. Ilan ang ating mga informal settlers? Ilan na merong bahay doon na ang bahay yung iba, tatlo, apat na pamilya nakatira? Mm-hmm. Pag may lockdown mo yan, what do you think will happen? Mm-hmm. Yung pamilya mo yung contained inside of the houses. Yeah. Sa ngayon, yung health risk sa tumatas yun. Pakipak na tumataas na rin ang kaso ng mga nadidepress. Meron mga mental sickness na hindi lang napopular sa mga public view. So tumataas na rin yan. Sa Japan nga, nagkaroon sila ng Minister of Loneliness eh. Dahil tumataas ng suicide rate ng mga single citizen na hindi nakakalabas ang bahay. Kasi, Mr. Lacson, napakahirap po disiplinahin kasi ang mga tao. Eh, tayo nga naka-lockdown na eh. Lumulusot pa rin ang Pinoy eh. Paano po yan? Nakakalusot pa rin, no? Naka-lockdown na tayo. Yung pakayang walang lockdown, Mr. Lacson? Kasi, akala kasi ng mga tao, we are still in the low avoiding stage. Nung panahon ng Kastila yan, panahon ng Amerikano, panahon ng Hapon, mm-hmm. may avoiding ng citizens sa inyo. Kasi dapat ito nila, sinusuway natin. Mm-hmm. E tapos na yun, eh. After yeah. our 1936 independence, low avoiding na sa inyo. Okay. 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 Thank Salamat you very much, Kuya Ed. Thank you Salamat, for Mr. Lacson. Our call and thank Salamat. You for joining us in the discussion dito yes. sa Teka Teka. At yes. open po ang ating palatuntunan just in case yes. we have more discussions in the future yeah. about the business. Maraming okay. salamat po. Okay. Salamat po. Stay safe. Okay. Salamat po. Okay. Okay, maraming salamat po, Mr. Edgardo Lacson, ang ating acting president ng Philippine Chamber of Commerce and Industry o PCCI. Nagatid sa ating orasan, 26 board, minutes. Sa kanila, Ray, at ang operative board, talagang medyo bleeding na sila. Nagdurugo na, di ba? Parang talagang umiyak na rin ang mga negosyante. Pero kailangan si gobyerno, yun ang mahirap eh. Kailangan balansihin ni gobyerno eh. Ayan. Buhay. Ayan. O yung yung ikabubuhay. Ayan. Diba may humabol pa, no? Mayor. Kikita. Ayan. Mayor, may humabol pa doon sa teka-teka natin, ha? Go ahead. Yung take natin sa teka-teka. Oo, sige. Nabasa mo na ba ito si Bruno Telan? Go ahead. Parang ordinary ECQ naman, wala namang lockdown. Maraming lumalabas na walang face mask. Totoo naman yan. Okay. Alam mo, totoo yan, Mayor, ha? Itong observation ni Bruno, ha? Kaya yun ang sinasabi ko. Paano yung kung magigipit lang tayo ng protocol, eh? Pero ito nga, naka-lockdown na tayo, nakakalusot pa. Exactly. O si Alan Halupit, hindi pwede yan, Senyor Ray. Kung tumaas, pwede. Extension, kung bababa, baka pwede. Hindi na. Kasi kawawa naman ang mga walang work. Yan so, yeah, maraming salamat, Alan. Kita mo, iba-iba, no? Si Nelson Malinaw, ha? Nabasa mo ba? Hindi pa siguro, no? Sige. Bumabati lang naman siya sa atin, sa ating Latin, God bless. Pero kaya ko naman binasa, nasa siya? From Falls Church, Virginia. Ayun. Nasa layo pala, nasa Virginia. Tapos meron pang isa si Zon. Si Zon Nix, pero sa Facebook lang. Sabi ni Jade Sereno, si Ray, yung ganyang tigas ng ulo ng Pilipino, dapat bang isisiyan sa gobyerno?
ko. Oo nga naman. Oo nga naman. May katwiran, may katwiran. Ngayon. Inisabi naman ni Karibilo, inispoiled kasi ng gobyerno yung mga tao na pag ECQ, automatic na mayroong ayuda. Try kaya nila na huwag magbigay. Yun. Parang yun naman sa... Naku, kawawa. Naku, pag hindi po nagbigay... Baka magkaroon tayo ng... Baka magkaroon tayo ng mob rule. Talaga, dahil sinabi nga po kanina ni Kae, dun lang dun sa ano, sa dalawang ECQ. Na pinatupad ng ano, ng pamahalaan. 100,000 na mga maliliit na mga company ang totally at permanent na nagsara. My God. Kung hindi ho magbigay ng ayuda... That's another problem. Baka naman tumas ang crime natin. Magnakaw na lang tao, gawa ng krimen. Mahirap po naman din yun. So responsibility rin ng gobyerno na tulungan at ika nga, bigyan ng pagkain pagka ganitong sitwasyon ang mga kababayan natin. Mm-hmm. Okay? Okay. Yan lang. Yan pa lang na nabasa mo natin kay Rom, kay Rebilo o Remor. Yes, yes. Okay, nabasa na natin yan. Okay. At maraming nga, siya nga pala binabati ko si Tatay... Si Tatay Pedroso sa Payatas. Mm-hmm. Medyo nakikiramay ako, Tatay. Alam po namin namatay yung anak niya kanina. Kanina umaga. Nakikiramay po kami. Diyan sa nasa ospital mismo. Dinala nung tatlong araw na, pero ngayon patay na ngayon sa ospital. Nakikiramay po kami. Binabati ko si Tita Baby Rose Rojas, mm-hmm, nakikinig siya sa atin ngayon. Tita Baby, magandang hapon. At saka doon sa aking classmate na nakikinig ngayon, si Reggie Mababang Loob, magandang hapon. Okay, may paalam na ako. It's already 5:29. Maraming salamat po sa pakikisa at sa inyong pagsama sa amin sa discussion ngayon ng Teka-Teka-Taka. Hanggang bukas, madidinig niyo po ang tinig ni Mon Ilaga at Ray Pacheco. Magandang hapon po sa inyo lahat. Magandang po kayo. Okay, maraming po salamat sa lahat ng patuloy na nakatutok pa rin sa amin dito sa DWIZ. At syempre, binabati ko rin yung mga taga Perth, Australia. Yan, si yung ating regular na listener natin na si... si Elezar. Ayan. Maraming salamat, Elezar. At salamat po sa lahat ng patuloy pa rin sumusubaybay dyan sa amin sa iba't ibang dako ng daigdig. Ganun din po sa buong Islas de Pilipinas at Metro Manila. Sa pangalan pa rin po ni Mayor Mon Ilagan, si Senyor Pacheco, nagsasabing, don't worry, be happy. Lagi nating huwag kalilimutan, patuloy tayong manalangin sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Teka, alas 4:30 na.